What is up, Kitotski Crosshair PH Nation? Welcome sa ating panibagong video. So itong video na to, mga Lodi, tuturuan ko kayo kung paano mag-download ng Crosshair PH. So first of all, mga Lodi, yung previous video natin, how to uninstall yon. So ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-download ng Crosshair. Open niyo yung Chrome and let's go to settings first, and then let's go to advanced and downloads. Make sure naka-check ito, mga Lodi, ask where to save each file before downloading. Make sure naka-blue yan. Itong location, i-change yan to desktop. Make sure naka-desktop. Select folder. Okay na yan. Para mas madali yung hanapin yung file, ang daming nagtatanong sa akin kung saan i-save. So doon na sa desktop. Ito yung desktop. Makikita mo yung file dyan, okay? So ngayon, gumawa tayo ng bagong folder. Let's say CFPH June 19 22 installer yan. Lagyan natin dyan sa desktop. Yan yung folder na lalagyan natin ng mismong file, okay? Ngayon, marami akong na-encounter sa comments na bakit daw nag-error yung downloading or humihinto sa gitna. Pero yung ibang files, okay naman. So, bug po yun, mga Lodi, network error. I recommend mag-incognito window kayo. Ito, i-click nyo ito, mga Lodi. Incognito kayo. Open Crosshair PH. Okay. Download. So, i-explain ko lang, mga Lodi. Itong client or itong full client download and itong 6-part download, magkaparehas lang yan. Pero yung difference, ito yung full client. Yung yung part 1 ito, or bin 1, compared sa part 1, ito 1.5 gig lang yung slow, or yung 6 parts. Itong full client, 2 gig. So, yung difference ng full client and 6-part download is the file size. Dahil kung may high speed kayo na internet or fiber na internet connection, pwede kayo mag gamit ng full client. Dahil 2 gig lang yan eh. Isang file 2 gig. So madali lang, mga 3 minutes maida-download mo ng isang file. Compared dito sa 6-part download, recommend for those unstable connections, yung medyo mahina yung connection nyo, unstable. So ngayon, dito lang tayo sa full client. Dahil alam kong maraming naka-fiber dyan, at saka malalakas na yung mabibilis na yung internet natin. So ngayon, dito tayo sa full client. Okay, click natin ulit yung full client. Make sure to download each and one file. Itong 1 bin, 2 bin, 3 bin, 4 bin, 5 bin, and itong 1455EXE. Make sure to download all. Okay? Ang daming nagko-comment, pwede bang yung part 1 na i-download? Hindi. Alam nyo ba kung bakit? Dahil kailangan andyan lahat ng file. Dahil installer po ito, mga Lodi. Make sure to download all of this file. Kapag na-download nyo na lahat, doon na tayo sa next step, okay? Okay, download muna natin yung bin 1. Copy link lang natin, then i-paste natin. Okay? So, 1.95 gig. So, di ba? Andito na yung desktop. Ito yung ginawa nating folder. So, i-save natin dyan. One by one, mga Lodi. Okay? Make sure i-download nyo lahat ng file. Huwag kayong mag-skip dahil hindi yan gagana. So ito yung part 3. Okay. I-close nyo lang yung mga nagpa-pop up dahil hindi yan kailangan. And itong EXE, ito yung pinaka-importante, mga Lodi, dahil ito po yung silbing i-click nyo para mag-run yung installer. EXE file. Yan, 3.4 MB lang. So, tapos na ako mag-download ng part 1 to 4.
So ito na lang yung 5 or yung 5th bin. Kapag ni-resume nyo, baka mag-failed network error, i-click nyo lang yung resume ulit para mag-download siya mga Lodi. Ayan, malapit na. Like, segundo na lang yun. And tapos na lahat ng file. So pwede nating i-close tong window. And then nandito tayo sa desktop. So ito na yung installer natin mga Lodi. So nakikita niyo yung 1, 2, 3, 4, 5 na bins. Walang logo. So parang papel or band paper lang yung logo no sa gilid. Pero ito may logo ng Crossfire. So yan, i-click natin, right click natin mga Lodi no. And run as administrator lang natin. And then click yes. So magi-install na tayo ngayon sa process na ito. So this part here mga Lodi, kung hindi na kayo mag-modify kung saan nyo i-install, dahil itong part na ito mga Lodi, pipili kayo ng local disks nyo or yung hard drive kung saan nyo i-install. Pero sa akin, doon lang tayo sa local disk C. Or pwede din tayo doon sa local disk D. Depende sa inyong storage ng PC nyo. Pero sa akin, dito lang tayo sa local disk C. Program files 86 and Crossfire PH. Click natin yung next. Create desktop shortcut mga Lodi. Click next and install. So hintayin lang natin to matapos mga Lodi no. And after that mga Lodi, i-click natin yung Crossfire na file or yung Crossfire na icon para mag-run. And then after that magpa-patch na yung Crossfire nyo. Then rekta na kayo sa login screen. And ngayon naman mga Lodi, gusto ko lang i-discuss sa inyo ng konti lang. Nag-e-error yung iba. Ewan ko lang kung bakit nag-e-error yung installation nyo. Baka dahil sa antivirus nyo or sa browser nyo. So make sure na lang kapag nag-e-error mga Lodi, patayin nyo yung antivirus nyo or mag-download kayo ng ibang antivirus. Katulad sa akin, Avast free antivirus. Yun ang gamit ko mga Lodi. Dahil yung ibang antivirus, medyo maselan sila. Kapag may na-detect lang sila na konting file, mag-e-error ka agad yan. Dahil dinidelete yung isang file.